Hello mga guys! Welcome to my YouTube channel, Hermotic! Asa ngayon, meron tayong isang GVC component. Galing ito kay Lynn ng Malabon. Ang complaint niya rito ay gusto niyang palagyan ng USB at saka Bluetooth na. Kaya lang, ang pagkasabi niya sa akin ay hindi na raw maganda yung audio niya, yung pinaka-sound niya. Ngayon yan ang i-check natin kung ano bang klase, kung okay pa ba yung mga ano niya rito, saksakan ng speaker. Ngayon, ipa-plug ko muna. Subukan muna natin bago buksan. Kailangan alamin natin kung anong naging mga problema. Ayan. Power on natin. Ayan, may display pa naman siya. Ngayon, sasalpakan natin ang speaker. Titingnan natin kung may audio pa ba siya. Yung dalawang speaker. Ito lang muna. Ayan. Ayan, dito lang muna tayo sa surround. Mamaya na natin ililipat sa subwoofer. Titignan natin lahat kung gumagana ba yung mga speaker niya. Kung wala bang problema sa STK. Ayan. Ngayon, pansamantala ay ito muna ang aking gagamitin. Pang testing lang. Gamitan muna natin siya ng player. Ayan. Tapos, kunik natin sa auxiliary. Wala nga siyang audio. Teka, hindi pa nagpi-play yung ating USB. Try natin mag-play. Ayan, gumagana naman siya. Basta Pinoy, music lover. Ngayon, i-test natin lahat ng mga outlet ng speaker. Para malaman natin kung gumagana ba. Dito lang Pinoy Music Lover Song Remix. Ayun, yes to me. Ayun, parang hindi gumagana yung isa. Ah, itong isa wala nga. Testing natin isa-isa. Yun. Ito, good. Dito, wala. Ngayon, yung subwoofer niya, titis din natin. Bago natin buksan kasi tinitis ko talaga para makita muna kung ano talaga ang naging problema niya. Para makita na rin ng may-ari kung anong mga ginawa. Ayan, dito. Ayan, okay naman yung subwoofer dito sa kabila. Ngayon dito naman. Ayun. Tigas yung kanyang mga pitan. Ngayon, okay yung subwoofer, left and right. Itong surround, may problema yung right side. Yung left channel niya, dito, good ito. Dito sa kabila ang may problema. Ngayon, yan ang ating aalamin kung baka may problema yung STK niya. Ngayon, pagka nagawa na natin yan, saka natin i-convert to sa USB. Ngayon, ang gagawin natin ay i-off na natin at bubuksan na dahil nalaman ko na kung anong naging problema niya. Tapos yung mga button niya, papalitan na natin ng bago to. Kasi nga,
sa tagal na rin, medyo matigas na pindutin. Yan. Siya. Yan, maraming alikabok. Kailangan natin na isprayan. Mayroon naman akong pang-spray. Hindi yan problema. Ngayon, i-check natin yung sticky niya. Baka maluwag lang sa inang. Kasi kapag shorted yan, magpo-protect yung ating relay eh. Hindi nag-protect eh. Titingnan na lang natin kung anong naging problema nung kabilang side. Ayan na, natanggal ko na yung pinaka-cover niya. Ngayon, nandito yung sticky niya. Check natin yan. Baka lumuwag sa inang. Kung hindi talaga lumuwag, baka mamaya nagkaroon ng problema. Tanggalin natin itong CD disc niya. Pag component kasi, ang daming kakalasin. Kailangan maingat talaga. Kagaya nung ginawa ko nung nakaraan, na marami nang ginalaw. Buti ito, hindi pa nagagalaw. Convert natin ito sa USB. Latest na ito. Mas maganda tunog nito eh. Ayan, ang gagawin natin ay i-blower muna natin. Yan na siya.
tanggalin na. Ayan na, natanggal ko na yung STK niya. Ngayon dadagdagan natin ng hinang sa mga pin niya. Kapag dinagdagan natin ng hinang at ganun pa rin, baka may problema na yung ating STK ng surround. Ang ating palang surround ay ito, itong maliit na STK. Ito. Tapos ito yung ating whopper, yung malaki. Yan, dadagdagan ko lang muna ng hinang. Ayan, dadagdagan lang natin ng hinang kasi minsan lumuluwag yan dahil sa init. Umiinit kasi itong mga parts nito. Sa mga baguhan natin, kailangan huwag siyang dumikit sa kabilang terminal. Kapag halimbawa, tinis natin ito at ganun pa rin, may problema na yung ating sticky. Maaaring magpalit ako ng sticky. Pero itong kanyang whopper ay good pa eh. Naglilipan right pa siya eh. Ayan, ganyan lang. Pasadahan lang natin ang hinang. Tuloy-tuloy lang, medyo maluwag na nga yung hinang niya. Hindi pa ito nagagalaw eh, kasi original pa yung hinang niya eh. Ibig sabihin, hindi pa siya napagawa. Yan. Ayan na, natapos ko na siya paghinang. Ngayon isinalpa ko na. Ngayon ang gagawin natin ay lagyan natin ng auxiliary uli. Titesting natin kung yung walang audio kanina ay nagkaroon na ba. Ipa-plug ko na. Ayan. Switch on natin. Ayan, naka-auxiliary siya. Yan yung speaker natin ay ito. Itong portion kanina yung hindi gumagana eh. Itong right side. Yan itong titis natin. Tingnan natin kung may audio na. Ayan, mayroon na. Minoy Music Lover, the best. Ayun, maluwag lang talaga sa hinang. Ngayon, check upin natin lahat kung gumagana na ba. Lipat natin ulit sa kabila. Ayun, okay na. Ngayon, yung whopper. Kanina, na-check na rin natin yan. Okay na, check natin ulit. Ayun. Kabila naman. Ayan. Ayan, dahil sa okay naman na lahat, didiritso na tayo sa conversion. Tatanggalin na natin itong pinakaharap niya. Yung mga touch switch dito ay papalitan natin. Papalitan na natin ng bago. Ayan, tapos tatanggalin na natin sa pag-a-plug. Umpisa na natin yung baklasin. Ayan na, natanggal ko na yung pinaka-display niya. Ngayon itong mga button, itong mga importante lang, ito itong isang side nito, papalitan natin lahat yan. Meron naman akong pamalit dito. Ayan. Ayan. Ngayon, umpisa na natin. Para pagdating sa kanya, yung sa may-ari nito ay wala na siyang problema. Kasi malamang ko yung remote nito, baka kung hindi nawala, sira na rin. Kaya kailangan natin palitan ito para pag pinindot niya, ano na, ayan o. Oh.
pagka nagkaroon kasi ng ano to, halimbawa matagal na, yung crudid, nagkukrudid yung pinaka-contact niya. Kaya minsan, kailangan mong idiin maigi. Yan. Kung ating mga touch switch, sa online ko na rin binili. Kasi lahat ngayon nasa online na eh. Medyo matagal nga lang dumating. Yung pinaka ano pingga yan natanggal na. Tapos hihinangin din natin sa likod. Kasi pagka-crudid kasi nagkakaroon ng resistance. Halimbawa, napindot mo yung tuner, lumalabas, CD. Pagka ganyan, hindi na siya masyadong kumukontak. Ayan na, napalitan ko na ito. Yung mga importante lang na touch switch. Tapos dito rin sa loob, bali pinalitan ko rin, ay balik ko na. Ngayon yung ating USB ay nandito na yung kanyang display na idikit ko na. Tapos yung mga button niya ay nandito na rin. Yan. Tapos yung outlet niya ay nandito. Dito yung kanyang module. Yan. Ayan na siya oh. Yan. Nandito na yung kanyang mga button. Ayan, yung apat na button. Tapos ito yung kanyang pinaka-outlet. Ito yung kanyang display. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin eh, asimbol na natin ito para maitesting na. Tapos nagkabit din pala ako ng power supply. Ayan. Power supply ito sa ating USB Bluetooth. Lagi akong nagkakabit nito kasi nga pag dito ako kumuha sa transformer, nagkakaroon ng humming eh. Kailangan talaga mayroon siyang sariling winding sa transformer. Kaysa naman babaklasin ko pa ito, mag-additional ako ng secondary na 12 volts. Ginawa ko, naglagay na lang ako ng power supply. Kasi mahirap din baklasin ito eh. Nakasalpak na kasi. Ayan lang, at umpisa na natin. Ayan na, naisalpa ko na siya. Takip na lang yung kulang. Ipakita ko muna sa inyo kung anong mga ginawa ko. Ayan, nandito na yung module niya. Tapos yung power supply niya. Tapos relay para sa ating delay. Pagka plinag siya, hindi kagad siya nag-on yung ating module. Tapos yung ating display ay nandito na sa loob. Ayan yung ating mga button. Yan. Tapos sinalpa ko na lahat ng speaker niya. Ang dami ng speaker. Ayan ho. Yung mga speaker niya, 4, 6, pati yung dalawang maliit sa taas. Yan. Ito kasi yung woofer, dalawa woofer. Ito yung surround, yung dalawa. Ngayon, nakakunik niyan dito. Andito na lahat, nakakunik na. Ngayon sa mga baguhan natin, may mga kulay-kulay lang yan eh. Yung kulay green, parang yellow green o blue ba ito? Tapos yung itim, yung ating plug ay may kulay din naman. Ayan, nasa blue rin naman siya, blue. Tapos itim, saka sa itim. Ayan, yung isang set,
paganyan din, paganyan ang hindi paganon. Yan. Tapos yung kabila ay yung ganun din. Tapos yung ating subwoofer ay yung pula dito rin sa pula. Ayun, dito rin yan sa pula at saka sa itim din. Ayan. Kasi pag nagkabaliktad yan, hindi maganda yung tunog niya eh. Yung audio niya. Kaya yan ang tamang posisyon ng pagsalpak ng ating wire sa ating speaker connector. Ayan, at ititesting na natin. Ayan na. Na-plug ko na. Ayan, nakaplug na siya. Ayan. Sa auxiliary ko pala inano, kinunik yung ating USB. Yung ating Bluetooth. Ngayon, saksakan muna natin ang USB. Ayan, ayan na siya. Medyo mabilisan lang kasi nakaka-copyright ako eh. Tapos pagka Bluetooth natin, press lang natin yung mode. Ayan. Yung B, naka-Bluetooth na yan. Tapos i-play na lang natin dito sa cellphone para maging latest na siya. Ayan. Kahit anong music nandito na. Ayan, ayan na siya. Yo, okay na talaga. Ayan lang at maraming salamat sa inyong panonood at sana may natutunan kayo sa aking video. At sa may-ari nito na si Lien na taga Malabon, okay na ito. At maraming salamat sa inyong panonood and please like, share and subscribe to my YouTube channel for more upcoming video. Thank you. Sa akin lalo, kang napahama.